Magsitayo po tayong lahat at ating pundasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Ama, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian, at akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayon ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang moog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay. Ni gagawa o manghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupain. Ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y duluta ng galak, sapagkat sa iyo, ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin at nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumundig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom, nakasalo ang mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At sa mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy ang ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. At paulit-ulit nating narinig na paigtingin ang tatlong gawain ngayong Kwaresma. Ang sakripisyo, ang kawang gawa at panalangin. Ang tatlong gawain na ito ang siyang makatutulong sa atin ngayong Kwaresma upang lalo tayong makasunod kay Jesus Nazareno. Ngunit huwag natin kakaligtaan na ang mga gawain ito ay hindi natin gawain. Ang gawain ito ay unang ginawa ni Jesus Nazareno. Siya rin nagsakripisyo. Siya din nagkawang gawa. Siya din nanalangin. Kaya nga sabi ko, kapag ito'y ginagawa natin, ito ay gawain din ni Jesus Nazareno. Kung kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin si Levi o si Mateo, may gawain siya sa sarili niyang buhay. Ang maging kolektor ng buwis. At alam natin nung panahon na iyon, kinamumuhian ang mga kolektor ng buwis. Sapagkat sila'y tinataguriang taksil sa bayan. Sila'y tinataguriang mga kurakot, mga mapang-api, mga nakipagsabwatan sa mga Romano. Akala ni Mateo, ni Levi, ang kanyang gawain ang makapagbibigay saya at ginhawa sa buhay niya. Hindi ba ganun din minsan ang ating akala na ang makapagpapasaya sa atin, yung gawain natin, yung gusto natin. Ngunit narinig natin, nang tinawag siya ni Jesus Nazareno, iniwan ni Mateo lahat. Sapagkat napagtanto niya, ang buhay pala ay ang matuklasan, hindi ang sarili mong gawain, kung hindi matuklasan ang gawain ng Diyos.
hindi yung gusto mong gawin ang makapagbubuo ng buhay mo. Minsan, yun ang parang pinapangarap natin. Kung magagawa ko lang ang gusto ko, masaya na ako. Kung magagawa ko lang ang gusto ko, kumpleto na ang buhay ko. Pero hindi po pala. Ang makabubuo ng buhay natin, hindi yung gusto natin gawin, kung hindi yung gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Ito yung natagpuan ni Mateo nang tinawag siya ni Jesus Nazareno. Kaya nga, siguro nga, hindi na siya kasing yaman ng dati. Siguro nga, hindi na siya kasing lakas ng dati. Hindi na siya kasamahan ng mga makapangyarihan. Pero mas natagpuan ni Mateo ang kaganapan ng buhay dahil ang natagpuan niya ang gawain ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, sinasabi ni Propeta Isaías, kung titigilan niyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, kung titigilan ninyo ang mga masasamang salita, kung ang mga nagugutom ay papakainin niyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Iwaksi ang gawain ng mundo. Hayaan natin ang gawain ng Diyos ang maghari sa atin. Kaya ngayong Kwaresma, yung sakripisyo, yung kawang gawa, yung panalangin ay paraan para tunay nating magawa hindi yung gusto nating gawin, kung hindi magawa natin ang gawain ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, ipagdasal natin ang bawat isa. Sabi ko nga kahapon, huwag lang natin tanungin ano ang ginagawa natin. Huwag mo lang tanungin sarili mo, nag-ayuno ba ako? Nagdasal ba ako ng mas matagal? Naglingkod ba ako ng mas marami? Nagsimba ba ako ng mas madalas? Opo, tanungin natin yun, pero may kasunod pang tanong. Anong ginawa nito sa atin? Lalo ba tayong naging makatotohanan? O sinungaling pa rin? Lalo ba tayong naging matulungin o makasarili pa rin? Lalo ba tayong naging mabuti o palaaway pa rin? Sapagkat sa bandang huli, dapat ang gawain ng Diyos ang siyang nananalaytay sa buhay natin. Sa pagpapatuloy ng misang ito, atin pong ipagdasal ang biyayang ito. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy kaming naglalakbay kasama mo ngayong Kwaresma patungo sa Kalbaryo. Patuloy kaming maglalakbay kasama mo pasan-pasan ng aming krus. Tawagin mo kaming tuwi na, pasunurin mo kaming tuwi na upang ang matuklasan namin hindi ang gusto naming gawin, kung hindi ang gawain mo para sa amin. Sapagkat ang gawain mo para sa amin, mahal na pong Jesus Nazareno, ang tunay na magbibigay kagalakan at kaganapan sa aming buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas sa mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Ang ating tugon, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan
naway marturing bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng Mahal na Birheng Maria, naway mamayari ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay, at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, nawa'y iadya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, sukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ang banal na misa ay gawain ng Diyos. Buksan natin ang ating puso.
Hayaan natin si Jesus Nazareno ang masunod sa buhay natin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak ng pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan.
Patawad po kung naging matigas ang aming ulo, kung hindi kami nakikinig sa iyong tawag, kung ayaw naming magbagong buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
announcement, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging ay makapagpakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo. Salamat po sa inyong pakikilahok sa banal na misa, sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito sa simbahan ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa gawain ng Diyos. Ang maging mapagmalasakit, matulungin at mapaglingkod sa ating kapwa. Kaya ipagdasal po natin ang bawat isa ngayong Kuwaresma na ang gawain ng Diyos ang siyang maghari sa ating buhay upang sa ginagawa natin lalo tayong makasunod sa tawag ni Jesus Nazareno. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.